Welcome to another episode of Insights Unplugged, People, Passion, and Perspectives, where we take a step back, sit down, and bring into light what goes on behind the scenes of corporate life. So for today's episode, our lovely guests will be answering questions about exit pays. So, can you please introduce yourselves? Okay, I'll start first. My name is Sherwin, but I'm not gonna be your host for today's episode. Sherwin will not be my partner for today. Yeah, so it's so happy to be a participant sometimes. Okay. Yeah. Going back, my name is Sherwin Urbano. I'm part of the business development team here in Incor Philippines. I could say that something unique about myself, I was diagnosed with a caffeine withdrawal. So I'm a dependent on caffeine. I need to take coffee. At least once or three cups a day. Because if I did not, mag-manifest yung withdrawal ko. Yun lang. How about you? Hi, I'm Roxanne Guevara Mendita from HR Consulting and Payroll Department. Something unique about myself is that I work best under pressure. It is not advisable, but it works for me. Yeah, that's all. Thank you. Hi, I'm Yea Esperanza from People and Culture Team. So I am the happiness officer. And something unique about myself, I am an IT graduate and now I am an HR professional. So, ayun lang. Ang layo, yay! I'm surprised. Kasi usually it's psych students or you know, business administrator. Diba? Yeah, pero usually for part na pinag-aralan ng mga human resources, yung mga misfit. When we say misfit, different yung course mo sa niland mo na trabaho. It's not very unusual, pero ang layo ng IT tsaka HR. So, okay. Before we proceed to our question and answer portion, our guest would be discussing what is final pay, separation pay, and back pay first so that, you know, our audiences have a brief background of what are we going to talk about today. So, Ms. Yay, can you tell something about or can you discuss about final pay? Okay, so final pay, siya yung binibigay natin sa mga resigned employees. So, siya yung mga last pay, yung mga tinrabaho na hinold ni HR. Sila yung mga last pay na binibigay natin dun sa mga resigned employees. So, nandun lahat, kasama dun yung mga days of works, yung 13th month, yung other benefits na binibigay ni company, like yung mga leave conversion. Pero lahat yon is... Prorated. So, ayun yung total na binibigay kay resigned employee. Yung final pay. Yes, yung final pay. Thank you, Ms. Yay. About you, Ms. Rox, what's separation pay? Separation pay is a kind of compensation given to the employee who are terminated, meaning involuntary, tinanggal sila sa company. Ang pay depends on the type or cause of termination, like for example, redundancy or installation of labor-saving devices or to prevent loss of the company. It depends kung 1 month or 1.5 month of salary yung ibibigay sa employee per year of service. Depende. Yeah. Okay. All right. Thank you, Ms. Rox. The last one is kind of confusing. Medyo for employees. So, sure. Yeah. Can you explain what is back pay? Back pay. Okay. Back pay is one thing that's very unusual. Hindi siya typical na nangyayari even you are terminated or voluntarily nag-resign. Back pay happens only if the employee has been, they felt that they are illegally dismissed. And they contest their dismissal to the courts, labor arbiter, to the Senate, to the Supreme Court. What will happen kasi, if you think that you are illegally dismissed, and then lumaban ka, nag-file ka ng case against your employer, and then you're gonna wait for the decision of that particular court, kasi le-level up yun eh, SENA, labor arbiter, National NLRC, Court of Appeals, and Supreme Court. So, ang dami mong pwedeng puntahan. Kapag kunwari, tumigil ka na sa level ng Court of Appeals, and then sabi ni Court of Appeals na kumputan ng back pay. Which means, if you are not employed during your illegal dismissal, kukumputin nyo ng employer mo and they need to pay that. Yung mga panahon na wala kang trabaho. So, ganun si back pay. Very
unusual and meron talagang mandate galing sa mga court natin. Just to clarify, sir, dapat unemployed ka. Most of the time, yes, ang decision is magiging depende pa rin sa mandate again ng mga courts natin. Pero most likely, one qualification for you to have the back pay is dapat unemployed ka. The reason behind that is kaya nga babayaran ka kasi wala kang work ng panahon na terminate ka illegally or dinismiss ka illegally ng employer mo. Alright. Thank you so much. Ang galing, no? Grabe yung... Ang confusing niya kasi, di ba? For employees kasi, sometimes, they think na yung final pay, separation pay, and back pay is the same thing. It's the same thing. Di ba? But hindi po siya pare-parehas katulad nga na sabi ng ating mga guest for today. Yeah, I think I just want to add up, if you want to know more about the differentiation of separation pay and final pay, we publish a particular article on our website. And that's the reason why we have this kind of podcast kasi nagkaroon siya ng trend at marami kaming na-receive na questions about the article. And of course, we want to address these questions that we receive through this platform. So, okay. We have this fishbowl. Yan na naman! Yeah! Na punong-puno ng questions from the write-up na sinabi ni Sherwin kanina. Now, they will be answering one question per person. But, you know, you can answer pa rin naman if you have an idea of what the question is about. Okay. So, sino ang gusto mauna? Sige. Ayan na! Okay. Volunteer si ating ITHR girl. Okay. Ang haba niyan. Ay, niya ba nga mabuksan? Confidential daw. Oh, confidential yung question. Sasabihin mo kung sa galing. Hindi, just read the question na lang siguro. No? Okay, so hello, good day. May I seek assistance on how to compute the final pay of an employee? Her length of service in the company is 1 year and 8 months. Her basic monthly salary is 16,640. She was hired last June 29, 2022 and resigned last February 29, 2024. Looking forward with regards to this matter. Thank you. Perfect. Final pay yung tanong. Yeah, so for this one, as I mentioned earlier, so yung final pay, kinocompute talaga siya yung hinold ni employer dun sa resigned employee. Hindi nag-vary yung length of service. Hindi. So, kung ano lang yung ni employer, doon lang yung ibibigay natin kay resigned employee as well as the other benefits. So, as mentioned, yung mga, kung meron silang leave credits, so, kinocompute siya from January 1 to her last day, or his or her last day. And then, yung mga tax, if any, may mga tax annualization yan. Mm-hmm. And then, 13th month. Mm-hmm. So, ayun, kasama siya. And kung ano pa yung mga benefits na binibigay ni employees sa resigned employees. So, ayun. I would just like to add, yung hint word doon is nag-resign si employee. Voluntary. Voluntary. Mm-hmm. So, hindi nag-vary yung length of service. Yes. Totoo. I just have a question. Sige, please. Usually, di ba hinuhold ni HR si final pay once the employee resign? Yes. Usually, gaano ba katagal bago i-release si final pay? Okay. I want to answer that one, Claire, ha, no? Dati kasi walang ruling si Dole about the release of final pay. Pero last year ba or 2 years ago, nagkaroon sila ng mandate na kailangan i-release agad? Within 30 days. 30 days na nag-resign yung employee, na pwede nang ma-release yung dapat pala, hindi pwede, dapat i-release yung final pay. Pero meron ding OPMA clause doon si Dole na kailangan din, it has to protect then the interest of the employer na kailangan muna mag-clearance. Yes. So, kayo, kahit merong 30 days na sinabi si Department of Labor sa DO order nila, as responsibility nyo sa nag-exit ng employee na mag-clearance pa rin para ma-release din siya within 30 days. Pero kunwari cleared na kayo, 30 days wala pa, pwede na kayong magsumbong at magreklamo. Yes. Okay. Alright, thank you. Roxanne! Parang na-innate sa akin yung pagiging ano? Taga-abot. Taga-abot and host pa din. Ano. Plus 13th month and annualization ng taxes, wala po ba talaga ako other benefits na pwede makuha sa company?
Like with the, what we have mentioned earlier, if voluntary yung resignation, kung ano lang yung na-hold na salary, 13th month prorated, then annualized tax, kung tax payable or refund, yun lang makukuha. Or kung may other benefit pa na binibigay si company sa mga resigned employees. It doesn't matter talaga, ano, na kahit 20 years ka sa company, kung voluntary yung resignation mo. So, bubunot na ako ng sarili kong tanong. Sabi dito, ang haba. Okay, sabi dito, note on the separation pay granted to employees who had been retrenched as a result of their separation from the company is not subject to income tax or withholding tax. Therefore, it is exempt for both type of taxes. Is redundancy separation pay also not subject to income tax or withholding tax? And there any loco that could check? Thank you in advance. Your article is really helpful. TYSM. Okay. Yes, non-taxable ang separation pay. Pero please note sa mga HR and accounting people na pag nag-compute kayo ng separation pay, it comes with a reportorial report through DOLE. And then you have to file your tax exemption tax form sa may BIR. So, kailangan nyo yung both. Hindi kayo automatic na mag-a-assume na pag pinay-out nyo yung separation pay ng employee na hindi siya taxable, meron niyang reportorial requirements sa Department of Labor and Employment na at least 30 days before the effectivity ng separation pay and yung tax claim sa may BIR, kung saan yung RDO nyo. Hindi siya basta-basta. Meron mga kailangan gawin and prepare for that one. Okay. Next question, please. Ang haba na naman. Kaya nga eh. Ang haba na mga tanong nila. I think it's the same. Ah, it's the same na ulit. Sorry. Sagutin niyo po. Sagutin mo daw. Baka iba daw. Baka iba. Baka may ibang idea daw. Ulit. Okay. If mag-close or lilipat ng ibang lugar ang company namin and sinama kami, we're from Pampanga and lilipat ng Cagayan and hindi kami makakasama because of my wife is pregnant, makakuha ba ako ng separation pay? For this one, medyo, I think I need to jump in with that. I'm very technical. Based on the information you provided, we could not give you the 100% right advice kasi magmamatter dyan yung employment contract mo. Yes. Remember, if you're familiar during job interviews, minsan tinatanong, willing ka ba mag-overtime? Willing ka bang ma-transfer or ma-relocate? Pag sinabi mo na yun na yes, kung hindi mo matutupad yung commitment mo and nagkaroon kayo ng relocation, it's on you. Kasi sinabi mo, oo, most of the companies, they usually ask that question. So go back with your employment contract and kung meron kayong interview form na pinilapan mo during your application form, na willing ka magpa-relocate, unfortunately, wala kang separation pay kung meron. Paano kung wala, it has to be, kailangan yung mag-reconcile through arbiter na din. Pagka mga ganyan na, particularly kung wala namang, ano, parang walang benefits additional for you or something like that, pwede naman laging mag-usap. Remember, even though meron tayong Department of Labor and Employment, si company pa rin, ipoprotektahan pa din naman ng DOLE yan. Kasi kung yun yung need ng business, makakakuha pa din ng support si DOLE for that. Kaya minsan, okay din yung reconciliation. Hindi lahat ng problema ng employee at employer kailangan nasa SENA agad. Minsan, bago kayo magtuloy ng kaso yan, pag-uusapin muna kayo. Bago, para pagka nagkaroon kayo ng reconciliation na both party will agree, hindi natutuloy yung kaso. Laging may ganun. Yeah, kasi pag nagkaso nga naman, it's a long process. Oo, kasi... Ito, super wala akong matandaan na ganitong kaso na nabasa ko na pag nag-relocate. O, baka kung gusto, ikaw ang unang maging jurisprudence na case ako. Oo, kasi pwede pa naman mag-reconcile lagi. Yes. Ikaw, yan sa tingin mo. Tingin mo tama yung ganung ano? Oo, talagang babalikan talaga nila yung employment contract. Kasi
ngayon nagre-recruit na rin ako. So isa na 'yon sa tinatanong talaga namin, lalo na kapag nakita namin na ang layo ni employee dito sa company. So kailangan kung willing talaga sila mag-relocate kasi may mga times talaga yung mga employer talagang may mga companies talaga na naglilipat talaga sila ng lugar. So babalik at babalik talaga tayo doon sa binirmahan na kontrata. Totoo, yun yung magiging actually first basis and only legal basis na pwede mong gamitin. So for job seekers, ugaliin po natin magbasa ng contract para if ever na meron kayong hindi gusto or hindi kayo nag-a-agree, at least pwede nyo mapag-usapan bago kayo pumirma. Diba? Totoo yan, totoo yan. And for the HR listener naman, make sure na itatanong nyo yan sa mga employees nyo para hindi nila magamit against you when the time comes when you think na magkakaroon kayo ng transfer or relocation ng office nyo. Ang ganda ng conversation na, no? Parang ako din, ang dami ko pa rin natututunan. Yeah. I have been with the company for a total of 18 years and 5 months prior submitting a resignation with 30 days notice. What is the calculation of my final pay? Final pay. As mentioned nga kanina, resignation is voluntary. So, wala kang separation pay na matatanggap. That is clear. Ang matatanggap mo lang, ang ma-receive mo lang is the prorated basic and allowances, 13th month pay na prorated, and then tax refund or tax payable, and then yun nga kung may other benefits na ibibigay si company, like for example yung mga leave conversion, yung mga ganun. I think aware naman siya kasi final pay yung sinabi niya, yan, no? Hindi siya nag-expect. Yun lang yung sad, ano? 18 years ka na, ano? Diba? Pero wala talaga, that's the rule, ano? Unless mag-retire ka. That is kung may retirement plan. Retirement plan si company. May mga, mayroon naman mandated retirement pero nasa 55 or 60 years old na yun. 60. I think it's 60. So yan, kahit 18 years, final pay lang talaga siya. Alright, we are not done yet. Our guest will be answering more questions when we get back from our short break. Pass? Ang ganda ng pass. Topic that will make you assess and navigate what motivates an employee to stay in a company. Because it's very important. Yeah, like it's not just the compensation that you're gonna stay, it's the reason why you're gonna stay in the corporation or in a company. Your work culture and the people you work with is so important. I mean, it's a factor for me. Yung work environment, yung healthy relationship with your coworkers. Yeah. Tapos yung nag-align yung values mo sa company. Embody natin yung pagkakaroon ng work and life balance dito sa office. Kasi stressful na nga yung work, naiintindihan natin ng management natin na stressful yung work. Ba't natin dadagdagan? Siyempre magawasan natin by having different programs and events dito sa office. Baka na naiintindihan niya ako, tapos alam mo yung needs ng ano ng team ng department ang nawaan niya. Kasi so, papakinggan ka. Papakinggan ka talaga. Yan. Tapos yung team talaga, sila Krisma, sila Yay, sila Erica, even yun, doon ka pa sa, masabi ko the best talaga. Kaya nagulto ko pag inaawin bigla ng mga, siguro bigla yung HR doon. Nagalaman, teka lang, cut na yun. And welcome back to Insights Unplugged. Our guest will be answering more questions from this magic fishbowl. Yes. Okay. It's my turn. So the question I got is, good day po. Ask ko lang, gaano po ba katagal mag-release ng final pay once na nag-resign? Eto, specific, almost 3 months na po kasi since ako mag-last day until now, hindi ko pa nakukuha final pay ko. Do I need to raise this to Dole? Yes, you could raise this to Dole if nakapag-clearance ka na and you think you already completed your obligation as employee na nag-resign ka,
and wala ka ng pending, wala nang hinihingi yung employer sa'yo. Kasi nga, like what we've said earlier, meron bagong mandate sa DOLE na on the 30th day, dapat ma-release na yung final pay. Considering, dapat nga, again, malinis na. Yes. Di ba usually, clear na sinusoli yung laptop? Yes. May sinusoli yung mga ibang items na gagawa yung mga turnover task mo. So, importante yun. Pwedeng hingi ng employer sa iyo yun. Or kung meron ka pang obligation sa company, kailangan mo siyang i-clear bago nila i-release yung final pay mo. Alright. Thank you. See? Another question? Mahaba dun. Mahaba. Lagi nila mahaba nila pupunta sa... Eto. I've been working as a company driver here. House since September 25, 2022, and I'm planning to resign this end of March 2024. My question is, do I receive a separation pay? Ayan na naman. So, dito syempre, dahil voluntary ka, ayan o, I'm planning to resign. So, voluntary. So, ibig sabihin, ang marireceive mo is final pay lang, hindi yung separation pay. Kasi nga, voluntary yung gagawin mo na pag-resign. Okay. So again, para lang klaro tayo. Ang pagka-voluntary, ang matatanggap ay final pay. Okay. Ang separation pay ay for pag involuntary. Okay. Miss Rocks. Maxi. Pag maliit yung paper. Eh mahirap yung tanong. Maxi pero mahirap pala. Sabi din Roxy. Ah, ito yata yung ano. So, yung nag-work po ako sa company for 15 years and gusto ko na mag-resign. Ang sabi po, ang makukuha ko lang ay yung 30 days rendered ko after ng resignation ko. Yes, that's correct since i-reiterate ulit natin, resignation, wala kang makukuha talaga kundi yung unpaid na days sa'yo, sa basic pay, sa allowances, and then prorated 13th month pay and tax refund or payable plus, yun nga. Benefits na pinaprovide ni company sa mga resigned employees. Yeah, tama yung mga HR na sinabi ng HR nyo na yun na talaga yung makukuha nyo. Kasi nga, voluntary. Okay. Sometimes, I think you don't have to think na the company owes you something kahit 15 years na daw siya sa company. Kung talagang voluntary yung resignation mo, pagbalibalik na rin man natin, kahit i-revisit natin lahat ng cases na pagdesisyon na ng DOLE, NLRC, CA, at saka Supreme Court, pag talagang voluntary, final pay na. Okay, I'll get my question. Sabi dito sa question, eto maikse. Separation pay is taxable or tax-free? Sabi ko na ito kanina, nasagot ko na kanina, pero mas, ano, kasi mas straightforward yung question niya. Non-taxable ang separation pay. Pero again, it comes with repertorial and documentation requirements na you need to submit sa Department of Labor and Employment at saka sa BIR. Okay, hindi siya automatic. See? Malaki na maubos ang questions. Last one. Choice pa ba ako? Sige, kunin mo na yung question mo. Okay, so this one. Good day. They terminated me due to my evaluation for 6 months. Ano po ang makukuha ko? Separation pay or last pay po? Okay, so for this one, ito yung hindi na regular. Probably. Hindi siya na regular kasi 6 months evaluation eh. Mm-hmm. So hindi siya na regular, of course, final pay yung makukuha mo dito. Mm-hmm. Hindi ka naman tinanggal. Yes. So, hindi ka tinanggal, pero na-terminate, hindi ka natanggal yes. With authorized causes, yes, entitlement for separation pay, but you are terminated because of the probably yung end of the probation. Siguro end of probation yan after 6 months. Let's assume na lang siguro na it's end of probation, na hindi nila na-meet yung qualification or expectations sa probie. Oo, kaya ang makuha niya na lang is yung final pay. Final pay lang. Hindi separation pay. Last question, Rox. If an employee is in his 8th month and the company decides to retrench him, will his tenure be considered 1 year? For this, yes, 8 months is considered as 1 year kasi yung 6 months na na-render mo sa company is equivalent to 1 year na. So, ito is 8 months. So, yeah. 1 na yung multiplier. Yeah, 1 yes. Basta paglagpas na 6 months. Example niyan, 2 years and 7 months ka, Claire.
ang multiplier na ng separation pay mo is 3 years. Years. Yung 6 months yung mark. Okay, binibigyan ako ng idea ni Sherwin. Lugod ka sa boss ko. No, kung separation pay. Alright. Thank you for answering our questions. Pero baka may gusto pa kayong i-share na experiences nyo about sa computation ng mga exit pay na nabanggit natin kanina. Siguro best to umpisa natin kay Roxanne kasi siya yung client na nagko-compute ng mga final pay, separation pay. Second challenging is yung mga yung mga employee na nagne-negative yung final pay. Due to like for example, meron silang anong tawag loans? Dito? Loans? Mga loans or yung mga merong clause sa contract nila na non-render of a certain days, like for example nag-awol or bigla na lang nag-resign, yung mga ganun. So medyo challenging siya kasi kailangan naming anong tawag dito, i-explain mabuti kung bakit nag-negative. Kasi syempre ikaw ba naman employee ka. Kahit sabihin mong nag-resign ka or nag-awol ka, may ine-expect kang makukuha pa rin. Pero at the end wala ka pala makukuha, may utang ka pa. So very difficult to handle yung mga ganung cases. Totoo. Kasi parang you have to explain to the employees and most of the employees if non HR yung field, hindi nila agad nagigets na may liabilities sila and they owe the company. Oh, actually may ganyan din dahil naman ang experience pero sa loans naman. So parang hindi kasi na parang hindi aware si employee na gantong kalaki. I'm not sure hindi gantong kalaki pa yung payables niya. And then magre-resign siya. So once na kinumpute namin yung final pay, negative pa siya because of loans. Kaya pag ganyan naman yung nangyayari sa amin, automatic sinasabi na namin agad si resigned employee na may kailangan ka pang bayaran. So kailangan na bayaran niya muna 'yon bago siya ma-clear. Bago siya ma-clear. I think 'yun yung pang-hold ng employer yung clearance nila kung meron silang liabilities pa. I want to add lang din kahit pag sa mga HR listeners natin or payroll or accounting people na kahit nag-negative yung employees nyo for final pay, you still need to compute the final pay and prepare the 2316. Magiging burden ng employer yung mga iniwang o liabilities ng employee kasi hindi pwedeng hindi kayo mag-compute ng final pay. So kasi you have to provide pa din naman yung ITR, Certificate of Employment, based on the industry practice na nakita ko para mas magkaroon ng hold or mas magkaroon ng habol yung employer pag may mga additional liabilities pa sa exiting employee, pwede silang mag-issue ng Certificate of Employment, ilagay lang nila na hindi pa clear sa mga liabilities, pwede yon. Pwede yon na i-stipulate nila sa part ng employment clearance. Kasi, this is to certify, example, this is Sherwin, employee of this company for this per period. Di ba kasi yung iba, nakalagay agad generic na upon her or his request that may serve her best legally. And then lagay nyo doon na also know that this employee has still some sort of liabilities to the company that's not yet settled. So pwede nyo gawin yun. Nasa prerogatives ng HR and management yun. Kung gusto nyo lang magkaroon talaga ng habol. Ang medyo pwede pang follow-up question dyan sa may liabilities, pwede bang habulin ni employer si employee na nag-resign kung may liability siya? Yes, pwede. Particularly if sobrang laki na mga amount yun, pwede nyo nga sampahan ng kaso if there is. So, hindi din naman unfair yung justice system natin sa mga employees and employer. Pwede pa ding habulin ni employer ang mga employees na mayroong mga liabilities sa company pag umalis sila. Mas maganda kung magbabayad. Di ba? Parang okay po, sige, bigyan niyo po ako ng panahon to bayad. To bayad. To pay. Ang konyo ko doon. Or, pag talagang hindi na, meron tayong legal ways or proper legal action na pwedeng gawin. As we advise to consult on a counsel or a lawyer para mas maging maganda yung approach nyo and mas maging tama yung procedure. Anything else? Ay, ako, experience ko sa final pay, ano? Ang dami kong alam about this. Di ba nag-work ka? I was an HR then before. Ang funny story ko about sa final pay is ako dati nagko-compute ng final pay sa dati kong company tapos dinelay nila ng 4 months. Sabi ko, anong excuse pa ang kailangan niya sabihin sa akin? This is my process. Ang grabe. Sabi ko parang,
ang weird pala kahit ako yung predecessor ng process owner before, ewan ko ba kung napag-initan yata ako, muntik na kaming umabot talaga, no, sa Dolly. Parang tinakot ko lang sila. So, kasi naman, in fairness to Sena, di ba sobrang responsive nila? As in, kapag nag-file ka ng complaint sa employer mo, a day or two, may summon na agad for reconciliation or parang hearing yung company tsaka employee. So, yun siya. And then, siguro, last na lang din, ano? We have plenty of time. Oo, kayong mga employee na nag-exit, if may doubt kayo and talagang wala kayong makuhang legal assistance regarding on your questions, kasi actually, this is just 10 questions we got from the article. Yes. As much as we want to answer pending 40 more questions, hindi kaya ng bandwidth namin, tsaka masyado kasi technical yung iba, huwag kayong magdalawang isip na mag-approach sa Sena. Meron silang desk assistance doon na talagang i-guide nila sa kayo kung ano yung dapat nyong gawin para mas ma-resolve yung mga iniisip nyo. And I've heard na pwede ka nang mag-Sena ng online. Oh. Pwede na. So, there's no, that's the development we have with the Department of Labor and Employment. I'm so happy about these changes na nangyayari na mas madali nang naririnig mga concerns ng mga employee. And mas madaling ma-reach, di ba? Oo, yung parang hindi sila sobrang hirap. Oo, you don't need to line up pa sa office, di ba? Oo, di ba? All right, thank you so much for your insight. So before we end, do you have any words of wisdom na gusto niyo i-share sa ating audiences? Okay, so I'll go first. Okay. Okay, so ito yung words of wisdom ko. So, choose a job you love and you will never have to work a day in your life. So, yes. Di ba kanina nga, parang shinare ko sa inyo na I am an IT graduate, pero ngayon, HR professional na ako. Oh, so, diba? Parang you didn't work in a day. Diba? Look at me na. Kasi you love your job eh. So, parang you're happy about it. Parang gumigising akong masaya, matutulog akong masaya. Kasi I love my job. Diba? Diba? Agree. Miss Rocks? Ayun nga, kababasa ko lang kanina sa Google, so I forgot who wrote this quote, but it relates to our, anong tawag dito, sa field namin, sa payroll, it is not your salary that makes you rich, it's your spending habit. So, regardless kung mataas yung salary mo, kung mataas naman yung expenses mo, wala rin, wala kang ipon, so, ayun. Sherwin, parang ano ba? Parang kakaiba yung ngiti mo. Parang may ina naman. Ano ba? Words of mapatama. But anyway, for my probably the last piece of advice through this podcast or we had, there's only three certain things in life as an employee. Your hiring, your resignation or termination, and your income tax. Yun lang. Yes. Thank you so much. May gusto ba kayo i-shout out? Baka naman your teams. Baka gusto nyo i-shout out. Ay, shout out sa PNC team. The beautiful PNC team. Hello. Ang nipis. Hi sa HRP team. Ito na, ang voluntold. Of course, hi sa pinakamalaking team sa hindi pala, kalabang ko pala yung BTS, ano? Mm. Sa BGD. Dalawa lang kami dito sa Metro Manila. Tsaka kay Hazel sa Cebu. Hello. No. That's it for today, guys. I hope you enjoyed our session for today. Marami kaming natutunan. And if you have any more questions, you could just send it sa mga contents or here sa podcast. And we will try to answer it. As much as possible. Yeah. All right, that's it for today. And bye. See you next time. Bye-bye.